Ang susunod na duna ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Flash Report! Flash Report! Dr. Hinostage! Ito po si RH11 Ray Sibayan, nag-uulat para sa DZRH, ang kunang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Dr. Hinostage, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report! Flash Report! Likas sa magulang ang pagmamahal sa anak. Subalit, ang labis sa pagmamahal sa anak ay maaring magtulak sa isang ama upang makagawa ng marahas na akbang. Katulad ng nangyari sa isang konduktor sa bus na dahil sa labis sa pagmamahal sa nag-iisang anak ay nang hostage ng doktor. Kung paano yun nangyari, ating alamin sa pagsisimula ng pagsubaybay natin sa kasong ito. Ito po si RH11 Ray Sibayan, nag-uulat para sa DZRH, ang kanonang ipinan ng radyo sa buong Pilipinas. Dito lamang sa Ano? Ang Katotohanan? Flash Report! Flash Report! Nene? Anak? Narito ng tatay. May pasalubong ako sa'yo. Net? Ngayon ka lang yata hindi sumalubong sa akin. Kahit narinig mo nang dumating ako, nakaupo ka lang sa higaan. Paborito mo pa naman itong pansit na pasalubong ko sa'yo. Eto o. Salamat po. Anak, bakit ka umiiyak? Kasi po, bago kayo dumating, naglalaro kami ni Donya. Inaway ka ba ng kapitbahay natin habang naglalaro kayo? Hindi po. Pero sabi po niya, malamang daw po, mag-asawa ka na ng iba. Ha? Eh bakit naman ako mag-aasawa ng iba? Kasi po, iniwan kayo ng inay. Yun ba ang dahilan kaya umiiyak ka? Sabi po ni Donya, kapag nag-asawa na kayo ng iba, iiwan niyo rin ako. Kaya ng ginawa ni inay. Kaya pag-iisa na ako dito sa bahay. Anak, hindi totoo yun. Hindi mangyayari yun. Kahit iniwan tayo ng inay mo, hindi ako mag-aasawa ng iba. At lalong hindi kita iiwan. Promise po. Promise. Mamatay man ang kapitbahay natin. Lagi na lang po kayong nagbibiro. Eh kasi nga, ayoko makita ka nalulungkot at umiiyak. Hindi po ba kayo nalulungkot? Niiniwan po kayo ni inay dahil sumama siya sa ibang lalaki? Hindi. Hindi ako malulungkot at hindi ako iiyak kahit iniwan ako ng inay mo. Alam mo kung bakit? Bakit po? Dahil ang nag-iisa kong anak na mahal ko ay kasama ko. At hanggat kasama kita, walang dahilan para ako malungkot at umiyak. Wala anak. Hindi ko lang maamin sa'yo, Nanette. Pero masakit. Napakasakit para sa akin na iniwan tayo ng inay mo at sumama siya sa ibang lalaki. Sa lalaki makapagbibigay sa kanya ng mga bagay na hindi ko kayang maibigay sa kanya.
Shit! Maluwag ka namang magdabog. Baka marinig ka ni Ned na naglalaro sa kapitbahay natin. Mag-alala ang anak mo dahil baka akalaing nag-aaway tayo dito sa bahay. Kung hindi ko ihampas sa mesa yung kamay ko at hindi ko ilalabas yung galit ko, parang sasabog ang ulo ko sa problema, Bert! Kung tutuusin, wala ka namang dapat na problemahin. Anong wala? Ang dami nating bayarin sa kuryente, sa tubig, renta dito sa bahay, pero pa yung utang natin sa ilang tindahan na nakapaligid sa atin. Kahit pa paano, nakakaraos naman tayo. Hindi naman tayo sumasala sa oras ng pagkain. Oo. Kumakain tayo ng tatlong beses isang araw. Anong klase ng mapagkain yun, ha? Anong klase ulam? Mga pagkain pang mahirap, tuyo, dilit, sardinas. Kulang na lang magdildil tayo ng asin. Mula nung magsama tayo, di na ako nakatikim ng ginawa sa'yo ng masarap na buhay dahil dyan sa kakarampot na kinikita mo sa pagiging konduktor. Nakapagsumwendo ka, kulang na ang ibahin sa mga bayarin natin. Malo. Sawa-sawa na ako sa hirap, Bert. Nakapagsisisi kung bakit ba ako nakisama sa'yo. Sising-sisi ako. Dahil hindi ko na ipigay ang mga luho mo, Malo. Nilayasan mo kami ni Ninet. Nakasama ka sa isang mayamang biyudo. Hindi ka na naawa sa ating anak. Mula nag-iwan mo kami mga ma, madalas nang matamlay si Ninet. Malungkot. Hindi makakain. At hindi makatulog. Kaya nangangayayat na siya. At kahit natutulog siya, mababaka sa kanyang mukhang matinding kalungkutan. Ang malaking hirap na ginawa mong pag-iwan sa amin, Malo. Kawawa naman ang anak ko. Kawawang kawawa siya. Dahil sa iyo, Malo. Nagbabalik ang unico, Darage 11 Race Bayan sa kasaysayan. Dr. Hinostage. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ayaw na magpautang sa mga tindahan na malapit sa bahay namin. Kasi hindi pa kami nakakabayad ni Itay. Kaya sa ibang tindahan na ako susubok mangutang ng sardinas at bigas para merong may luto akong hapunan namin ni Tay pag-uwi niya. Ma! Kaji! Mababandal ako! Galit sa'yo. Tumatawid ka ng kalsada nang hindi ka tumitingin kung may parating na sasakyan sa daraan mo. Sa pag-iwas ko tuloy na mabundol ka, bigla akong kinabig yung manibela. Kaya nabangga ko yung kasalubong kong sasakyan sa kabilang linya. Pasensya na po. Sorry po. May iniisip lang po ako. Kaya hindi ko kaagad napansin yung sasakyan ninyo. Eh kung ay ngud-ngud ko kaya yung pagmumukha mo sa kalsada para magtanda ka. Kagakantantada ka, bata ka! Loko! Pasensya na po! Ernie! Tama na yan! May ari ng sasakyan na bundol mo ang arregluhin mo! Loko! Kung hindi ka umawat, Malo, masasaktan ko talaga ang gagang batang yan! Sampalin mo yan para magtanda! Nay! Nay, salamat po! Nakita ko uli kayo. Akala ko po, hindi ko na kayo makikita uli. Mula nang iwan nyo kami na itay. Ernie, bilisan mo pakikipag-areglo doon sa nabundol mo sa sakyan. Mag-iitay na lang ako doon sa kotse mo. Hindi ako pinansin ni Inay. Tinignan lang niya ako na parang hindi niya ako kilala. Nay! Inay!
Sir, hindi ko sinasadya nangyari, ha? Nakita niyo naman, tumawid sa kalye yung batang babae na iniwasan ko kaya nabundol ko ang sasakyan niyo. Kaya nga minura ko mula pa hanggang ulo yung gagang batang babae niyo. Oo, sir. Naiintindihan ko kayo. Ah, tsaka walang problema sa Danyos, ha? Ipagagawa ko ang kotse niyo, ha? Eh, sige ho. Magpalitan na lang ho tayo ng calling card para maipaalam ko sa inyo kung kailan at kung saan ko ipagagawa ang naging sira ng sasakyan ko. Okay ba yun, sir? Nene, tahan na anak. Akala ko pa naman na bundol ka ng sasakyan kaya ka umiyak. Natumba ka lang pala sa kalsada dahil sa pagkagulat mo sa sasakyang buntik na makabundol sa'yo. Itay, kahit punisakto na ako sa pagkabuhal ko sa kalsada, maliwala po sa akin yun. Ang masakit po, hindi po ako pinansin ni inay nung magkita kami. Nang makita ko pa naman po siya, tuwan-tuwa ako. Kasi mula nang iwan po niya tayo, matagal-tagal ko na siyang hindi nakikita. Miss na miss ko na po siya. At lagi ka pong pinagpipray na sana makita ko huli siya. Kaya nang makita ko siya, yayakapin ko po sana siya eh. Yayakapin ko ng mahigpit na mahigpit. Pero nung tawagin ko po si inay, dining na lang po niya ako sandali na parang hindi niya po ako kilala. Tapos, kinalikuran na po niya ako. Kaya hindi ko po napigilan hindi mapaiyak sa kalsada. At kaya naiyak pa rin po ako hanggang ngayon. Kasi po, naaawa po ko sa sarili ko. Hayaan mo na. Kung hindi ka pinansin ng inay mo, narito naman ako. Lika, ako na lang iyayakap sa'yo. Nagbabalik ang Unico, Darage 11 Race Bayan sa kasaysayan. Dr. Hinostage. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report. Flash Report! Sa labis na habag ni Bird sa anak, hindi niya namalayang tumatak ang kanyang mga luha. Labis na naawa rin kay Ninette ang mag-asawang Lynn at Ped. At ikipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Ito po si RH11 Ray Sibayan, nag-uulat para sa DZRH, ang kunanang hipila ng radyo sa buong Pilipinas. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report! Flash Report! Akala ko kung ano na ang problema mo kaya hindi ka makatulog. Ped, hindi maalis sa isip ko yung batang babae na nabuwal sa kalsada kanina dahil muntik na siyang mabundol ng kotseng bumangga sa sakyan natin. Awang-awa ako sa bata. Naawa nga rin ako sa batang yun. Muntik na siyang nadisgrasya. Pero kinagalitan pa siya at pinagmumura ng husto ng matandang lalaking muntik nang nakabundol sa kanya. Muntik pa nga sakta nung matanda yung batang babae. Mabuti na lang kamo, inawad nung babaeng kasama niya sa kotse. Kahit nga nasa ospital na ako at naka-duty na at may inaasikasong pasyente, napapailing pa rin ako kapag naaalala kong kawawang batang yun. Ay, mukha pa naman siyang mabait. Ninette? Anak?
Anak, pasensya ka na. Ginising na kita. Papasok na kasi ako sa trabaho ko. Pag-alis ko, mag-almusal ka na, ha? Nakaluto na rin ako ng pananghalian mo. Huwag mong pababayaan ang sarili mo sa pagkain, ha? Dadamihan mo para hindi nahuhulog ang katawan mo. O, siya, alis na ako. Pakis nga ako. Tay. Nanette? Mainit ang noo mo. May glagnat ka. Masakit nga po ang ulo ko, Tay. Naniginig ka. Nakikinaw pa ako. Nanette? Kayong mag-alala, Tay. Pumasok na po kayo sa trabaho nyo. Gagaling din po ako. Kaya ng dati. Anak, kapag ganyang nagiging madalas na may sakit ka, hindi kita pwedeng iwan. Hindi na muna ako papasok sa trabaho para maipagamot kita. Baka delikadong sakit mo. Nagbabalik ang unicode, Average 11 Race Bayan sa kasaysayan. Dr. Hinostage. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report. Flash Report! Nandalhin ni Bert ang anak na babae sa pampublikong ospital. Hindi agad naasikaso ang bata ng doktor. Kaya sa labi sa pag-aalala ng konduktor sa anak, nagalit at nagbanta siya sa manggagamot na si Pet. Kasunod yun, si Bert naman ang kinagalitan at minura ng kanyang amo sa harap na ibang tao dahil sa pagpalya niya sa trabaho. Makaraan ng ilang araw, muling nabahala at labi sa nag-aalala ang konduktor sa anak nang maging madalas ang pagdurugo ng ilong at nagkaroon ng mga pulang mantsa sa balat. Ating ipagpatuloy ang pagsabay-bay sa kasong ito. Ito po si RH11, Ray Sibayan, nag-uulat para sa DZRH, ang kuno nang ipinanaradyo sa buong Pilipinas. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report! Flash Report! Ano, Bert? Mag-advance ka ng sweldo? Kung pwede sana, boss, para may pagamot ko ang anak ko. Kasi madalas pong dumudugo ang kanyang ilong at nagkakaroon siya ng mga pulang mantsa sa kanyang balat. Eh, hindi mo kailangan ng pera sa public hospital. Mahirap pong magpagamot sa pampublikong hospital dahil sa dami ng mga pasyente doon. Mas mahirap kitang mapabali dahil may problema sa makinang dalawang bus ng kumpanya. Ang pagpapaayos sa mga sasakyan ang prioridad ko. Kaya hindi kita matutulungan sa problema mo. Boss naman. Huwag mo kong abalahin. Boss. At marami pa akong aasikasuhin. Pero lumabas ka na rito sa opisina. Labas na! Robert, aawa ako sa iyo dahil magkumpari tayo eh. Inong ka na ako? Wala na ako ibang maisip na lapitan kaya pumunta na ako dito sa iyo, paring Danny. Pero dipitil ako ngayon eh. Baka naman may tulong ka sa akin. Lalo na akong pera. Wala kasi akong gamit na pwede kong maisanla. May gamit ako. Pero hindi pwede isanla. Ha? Baka magawan ko ng paraan. Maisasanla mo ba ang granada? Ikaw naman, niloloko mo pa ako eh. Baka may alam ka mauutangan. Meron. May nilalapitan ng ilang kapitbahay ko dito sa squatter kapag nagigipit sila sa pera. Kanino? Sabihin mo, kahit kanino lalapit ako, makikiusap ako, magmamakaawa. Kahit lumuda ako, gagawin ko, makautang lang ako ng ipagpapagamot ko sa anak ko. Mrs. Alejado, may nakapagsabi ho sa akin na nagpapautang kayo. Totoo po yun. Kaya naparito ho ako sa inyo. Pero kapag nagpautang po ako, may collateral. Collateral? Prenda po. Ah,
Lynn, may kausap ka pala dyan sa gate. Ted, isang nakikiusap na makautang sa atin. Hindi bali na ho, Mrs. Alejado. Ha? Alis na ho ako. Ay! Oh, bakit biglang umalis yung kausap mo? Ewan ko doon. Tingin ko sa kanya parang... parang may mabigat siyang problema. Nagbabalik ang unicorn, Darage 11 Race Bayan sa kasaysayan. Dr. Hinostage. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ay! Naku, pasensya na ho. Malu? Bert? Akala ko kung sino na nabangga ako nang hindi ko sinasadya. Ikaw pala. Hello! Ah! Ernie! Sabi ko na nga ba, hindi ka mapagkakatiwalaan. Kaya palihim kitang sinabaybayan ang umalis ka ng bahay. Wala akong ginagawang masama, Ernie. May binili lang ako sa department store. Anong wala kang ginagawang masama? Ay, ano? Nakipagkita ka sa dati mong kinakasama. Nagkakamali ka. Hindi sinasadya yung pagkikita namin. Sino kay? Totoo ang sinasabi ni Malo. Huwag kang makialam. Huwag kang sumabad sa aming usapan. Ernie, ano ka ba? Huwag ka mag-iskandalo dito sa kalye. Oh, pinagtitinginan tayo ng mga tao. Diyan na kayo. Hoy, lalaki! Huwag kang makikipagkita kay Malo. Ernie. Kapag nakipagkita ka ba sa kanya, baka mapatayin na kita! Lynn. Alam ko na kung bakit biglang umalis yung lalaking gustong mangutang sa'yo kanina. Malamang wala siyang iko-collateral sa uutangin niya sa'kin. Hindi yun. Hmm? May alam ka bang ibang dahilan? Bigla siyang umalis dahil nakilala niya ako paglabas ko ng bahay. Kilala ka ba ng lalaking yun? Siya yung sinasabi ko sa'yo nagalit at nagbanta sa'kin sa ospital nung minsan. Oh, siya ba? Oo. Bigla siyang umalis dahil malamang napahiya siya sa akin. Baka kaya gusto niyang mangutang pampagamot sa may sakit niyang anak. Ernie, wala kang dapat igagalit. Mula ngayon, Malu, hindi ka nalalabas ng bahay. Hindi naman totoong binibintang mo. Huwag mo igiitang kasinungalingan mo. Bakit ba ayaw mong maniwala? Hindi nga sinasadya yung pagkikita namin kanina nung dati kong kinakasama. Sinadya niyo yun! Ang hirap mong paliwanagan. Huwag mo kong pagsasabihan ng ganyan. Naintindihan mo! Sobra ka na! Napakagal ng kamay mo! Kasalanan mo! Nabibigyan mo ako ng marangyang buhay! Pero masyado ka namang seloso! Napakasuspitsyoso mo! Pinangangalagaan ko lamang ang pangalan ko! Ang pagkalalaki ko! Kahit wala akong ginagawang masama, pinagbibintangan mo ako na pinagtataksilan kita! Dahil alam ko pera ko lamang ang dahilan, kaya nakisama ka sa akin! Oo! Inaamin ko! Sawang-sawa na ako sa hirap, kaya iniwan ko yung dati kong kinakasama. Gusto ko makatikim ng ginawa sa buhay, kaya pumayag ako sa alok mo na magsawa tayo. Pero hindi ginawang binalalasap mo sa akin. Ibinibigay ko sa iyong lahat ng mga pangangailangan mo. O sinusuklian ko naman yung mga binibigay mo sa akin, ha? Sinusuklian ko ng katapatan ko sa iyo. Malalaman ko. Saan nakatira ang dati mong kinakasama? Bakit kailangan mo pang malaman? Tagutin mo ang tinatanong ko sa'yo! Sabihin ko, abit niyo ang saan ko makikita ang dati mong kinakasama? Saan? Nagbabalik ang unicorn, Darage 11 Race Bayan sa kasaysayan. Dr. Hinostage. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report! Nabibilit ang ipinalam ni Malo kay Ernie ang tinitirhan ni Bert. Pinuntahan ng matandang lalaki ang konduktor at kinausap ng lalaki sa lalaki. Ating ipagpatuloy pagsabay-bay sa kasong ito. Ito po si RH11 Ray Sibayan, nag-uulat para sa DZRH. Ako na nang ipinan ng radyo sa buong Pilipinas. Dito lamang sa... Ano? Ang Katotohanan?
Flash Report! Flash Report! Bet! Umamin ka! Wala akong aaminin sa'yo, Ernie. Hindi ako naniniwalang hindi sinasadyang pagkikita nyo ni Malu. Eh, hindi kita mapipilit maniwala sa akin kung ayaw mo. Hindi kayo totoong naghiwalay ni Malu. Ilang buwan niya na kaming iniwan ng anak ko. Kayo pa rin hanggang ngayon. Kayo ang nagsasama. Nakisama lamang sa akin si Malu para masuportahan kayo ng anak niya. Aaminin mo ba? Ang kitid ng utak mo. Sinasabi ko lamang alam kung totoo. Mabuti pa umalis ka na. Huwag mo ko ipagtabuyan. Walang saysay na makipagtalo ko sa'yo. Huwag mo kong talikuran. Pitiwan mo ko. Gago ka. Away ang gusto mo, ha? Sige, magbibigyan kita. Sige, pwedeng. Kapag hindi ka pa umalis, lulumpuhin kita. Nay! Tama na po. Nenet, anak. Bakit bigla mong hinawakan ng dibdib mo, anak? Nanghina po ko. Hindi ako mag... Ano? Nenet! Nenet! Nagbabalik ang Unico, Darage 11, Race Bayan sa kasaysayan. Doktor Hinostage. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report! Flash Report! Sa hangaring may paggamot si Ninette sa pribadong ospital, sinubukan ni Bird na mag-advance ng sweldo sa kanyang amo, subalit hindi siya pinagbigyan nito. At wala rin siyang mautangan, kaya lalong nag-alala ang konduktor sa kalagayan ng kanyang anak. Sinugod at inaway pa siya ng bagong kinakasama ng dating kalibin niyang si Malu. Sumiklab na ang galit ng konduktor at sinakta ng suspetsyoso at silosong matandang lalaki. Natigil lamang pananakit ni Bird kay Ernie nang dumaing si Ninette na nanghihina at nahihirapang huminga. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Ito po si RH11 Ray Sibayan, nag-uulat para sa DZRH. Ako na lang ipinan ng radyo sa buong Pilipinas. Dito lamang sa Ano? Ang Katotohanan? Flash Report! Flash Report! Doktor, bakit po kayo napapailing? Hindi po maganda nakikita ko mga sintomas ng inyong anak. Mga sintomas na ano, Doc? Ang sinabi niyo pong madalas niyang pananamlay, pangangayaya, panginginig at pagkakaroon ng lagnat, pagdurugo ng kanyang ilong at pagkakaroon ng mga pulang mantsa sa balat, pati na ang panghihina niya at nahihirapan siya huminga. Anong mga dahilan na mga yun, Doc? Malalaman po natin kung masusuring mabuti ang inyong anak. Dok, nakikiusap po ako. Gawin niyo ang nararapat para magamot ang anak ko. Kailangan po masuri ang inyong anak sa pribadong ospital o sa ibang klinik na kumpleto sa mga pagsusuring medikal. Dahil kulang po mga kagamitan namin dito sa public hospital eh. Doktor. Libreng check-up lamang po maaari kung ipagkaloob sa inyong anak. Naiintindihan ko po, Doc. Kapag dumaan na po ang inyong anak sa mga pagsusuring irerekomenda ko, matitiyak na natin ang tunay niyang karamdaman. Tay! Nek? Masakit na naman po ang ulo ko. May lagnat ka na naman, Ninette. At nanginginig na naman ang katawan mo. Nahihina na naman ako. Nahihirap ang huminga. Lalong dumami mga pasa sa balat mo. Nagdurugo ang ilong ko. Kailangan talaga masuri kang mabuti para malaman natin ang talagang sakit mo. Kakaling
Oh, anak. Gagaling ka. Bakit po pabalik-balik ang sakit ko? Kapag nasuri ka na ng mabuti at naalaman na ng doktor kung anong sakit mo, magagamot ka na, anak. Sana nga po. Gumaling na ako, tay. Nenet. Kasi nahihirapan po ko sa nararamdaman ko. Hirap po ako. Kawawa naman si Nenet. May sakit siya. Marami siyang nararamdaman hindi maganda. Hirap na siya. Pero pansamantala ko siyang iniwan sa bahay mag-isa para makapasok ako sa trabaho. Para kahit papano, magkaroon ako ng pera. Mamang conductor! Malapit na ba yung gasolinahan nakatapat ng sinehan? Ha? Gasolinahan nakatapat ng sinehan? Sinabi ko sa yung bababaan ko pagsakay ko pa lang dito sa bus. Naku, lagpas na po tayo doon. Eh, ba't hindi mo pinapara itong bus ng mga padaan tayo ron? Nabi ko naman sa iyo, hindi ko alam yun eh. Naku, pasensya na ho. Sumakay na lang kayo pabalik. Nakalimutan ko po kasi hing... Eh, loko ko pala kunduktor eh. Hindi ako nakakapagtimpi. Magugulpikit. Para! Para! Nagbabalik ang unicorn, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Doktor Hinostage. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Mrs. Alejado. Kayo po pala nag-doorbell. Pasensya na ho. Namumukhaan ko po kayo. Minsan na po kayong naparito, di ba? Oo. Ako yung lumapit sa inyo minsan na nakikiusap para makautang. Pero umalis po kayo noon. Dahil wala akong may piprenda sa utangin ko sana sa inyo. Ganun ba? Oo, kaya sinubukan kong lumapit sa iba pero kahit sinong nilalapitan ko, wala akong may pautang sa akin kaya bumalik ako dito sa inyo. Mukhang mabigat po ang problema nyo. Eh, ma'am, wala po akong may bibigyan na collateral sa inyo pero nagbabaka sakali ho akong mapapautang ninyo dahil kailangan ko ng pera para may pasuri kong anak ko may sakit. Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan ko kayo. Ho? Kahit wala akong may collateral? Opo. Ako, maraming salamat ho, ma'am. Oy, Manong, huwag po kayong umiyak. Ma'am, ayahan nyo. Sisikapin ko makabayan sa inyo. At habang buhay ko pong tatanawing utang na loob sa inyo kapag napautang ninyo ako ng may pagpapagabot sa anak ko. Ped, naawa ko sa lalaking may anak na may sakit. Yung minsang nagalit at nagbanta sa'yo sa ospital. Kaya pinautang ko siya ng medyo malaki-laking halaga. Kahit wala siyang naiprenda sa ipinautang ko sa kanya. Naiintindihan ko naman siya sa naging galit niya sa akin eh. At napatawad ko na siya kahit hindi siya humingi ng paumanhin. Hindi ko na inaasahang makakabayad siya ng utang sa akin. Okay lang yun. Ang mahalaga, nakatulong ako sa kanya. Tama. Mabuti na lang pareho tayo ng pananaw sa buhay. Ginawa lang natin ang mas mabuti, Lynn. Ped. Mas mabuti na ang magpatawad kaysa patawarin. At mas mabuti na ang tumulong kaysa tulungan. Doc, magandang umaga po. Ay, magandang umaga naman po. Puho kayo. Salamat ho. Kumusta po? Naipasuri ko na po ang anak ko sa mga pag-usuring inirekomenda ninyong gawin ko sa kanya. Buti naman kung ganun. Eh, ito po yung resulta ng mga pagsusuri sa kanya. Ang ganun ho, babasahin ko. Dok, bakit po kayo napapailing?
Tama po ang hinala ko sa mga sintomas ng sakit ng inyong anak. May mabigat siyang karamdaman. Dok, ano? Ang inyo pong anak. May leukemia. Leukemia? Cancer po sa dugo. Sakit na may iba't ibang uri. Merong uri po ng leukemia na mabagal ang pagkalat na sanhi ng pagkakaroon ng sobrang dami ng mga abnormal blood cell na nalilikha ng bone marrow. Pero ano ho, Doc? Sa kasamaang palad po, ang naging sakit ng inyong anak ay acute lymphocytic leukemia. Isang uri po ng karamdaman na mabilis kumalat. Nagiging talamak sa loob lamang ng ilang linggo at wala na pong lunas. Nagbabalik ang Unico, Darage 11, Recibayan sa kasaysayan. Dr. Hinostage. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report. Flash Report! Nayanig si Bert sa pinagdapat ng doktor at halos madurog ang kanyang puso sa labis na habag at pag-aalala sa kanyang anak. Ating ipagpatuloy ang pagsabay-bay sa kasong ito. Ito po si RH11 Ray Simayan, nag-uulat para sa DZRH, ang kuno ng ipinan na radyo sa buong Pilipinas. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report! Flash Report! Hindi pa, Ned. Sabi ng doktor, kailangan daw makonfine ka muna dito sa ospital. Hanggang kailan po? Baka mga ilang araw. Gusto ko na po sana umuwi. Kasi... Kasi ano? Anak? Kasi baka may isip po ni inay na umuwi sa bahay natin at tumalaw sa atin. Anak, may sakit ka na. Nahihirapan ka na. Pero sa halip na sarili mga lalahanin mo, ang inay mo pa rin ang iniisip mo. Hindi po siya nawala kahit kailan sa isip ko, itay. Anak, narito ako. Sa lahat ng oras, laging narito para sa'yo. Alam ko po, mahal niyo po ako. Mahal na mahal kita, anak. Para sa akin, ikaw ang pinakamahalagang bagay dito sa mundo na mayroon ako. Mahal ko rin po kayo, itay. Hindi kita may pagpaparit sa kahit ano pa man, anak. Ko rin po ang inay. Nanet. Namiss ko na po ang inay. Gustong-gusto ko na po siya makita at may hakap. Anak? Maaari po ba? Yutay? Masakit si Nenet? Malubha ang sakit niya, Malo. Kaya naka-confine siya sa ospital. Di ko alam. Paano mo malalaman? Mula nang iwan mo kami ni Nenet, di ka malang nakaalala kumustahin man lang ang anak mo. Bert,
Kung ako, okay lang. Okay lang sa akin na hindi na tayo magkita. Pero si Nanette, gusto kang makita ng anak mo. Umiiyak siya. Paulit-ulit na nakikiusap. Para sunduin kita. Awang-awa ako sa anak ko. Kaya kahit labag sa kalooban ko, pinuntahan kita. Kung tutuusin, hindi ka na dapat pumunta. Nakikiusap ako, Malo. Dalawin mo naman si Nanette sa ospital. Nakikiusap. Hindi ko maaaring payagan si Malo na umalis ng bahay. Ernie? Ernie, dapat lamang dalawin ni Malo ang kanyang anak. Katungkulan niya yung bilang isang ina. Malubha ang sakit ng kanyang anak at nangangailangan ng kalinga ng isang ina. Nasabi ko na, hindi maaaring umalis ng bahay si Malo. Kaya lumayas ka na. Hindi. Hindi ako aalis ng hindi kasama si Malo. Makulit ka, ha? Ay, Ernie! Huwag mo siyang tutukan ng baril. Ernie, baka pumutok yan. Talagang puputok ito, Bert. Kapag hindi ka pa lumayas, pakakalatin ko ang utak mo sa lupa! Nagbabalik ang Unico, Darage 11, Recibayan sa kasaysayan. Dr. Hinostage. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report. Flash Report! Ipinalam kay Bert ng doktor na si Pet na kailangan masuring mabuti si Nanette para matukoy ang tunay nitong karamdaman. Kaya lumapit ang konduktor sa asawa ng manggagamot na nagmagandang loob namang nagpautang sa lalaki. Matapos sa mga pagsusuri kay Nanette, nalantad na meron siyang malalang sakit na leukemia. Sa kabila ng paghihirap ng bata, sa karamdaman, paulit-ulit itong nagsumamo upang makita at makausap ang kanyang ina. Kaya napilitan si Bird na puntahan at pakiusapan si Malo na dalawin ang kanyang anak. Subalit, hindi pinayagan ng babae ng bagong kinakasama niya. At tinutukan pa ng baril ng matandang lalaki si Bert. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Ito po si RH11 Ray Sibayan, nag-uulat para sa DZRH, ang kanunang ipinanaradyo sa buong Pilipinas. Dito lamang sa Ano? Ang Katotohanan? Flash Report! Flash Report! Inay. Nanette. Anak. Itay. Narito ako sa tabi mo, anak. Dumating na po pala kayo. Kanina pa ako dumating. Kanina pa ako rito sa tabi mo. Hindi lang kita ginising nang dinat na kitang natutulog. Ang inay po. Kala ko po naritong inay. Kasi nakita ko po siya. Nayakap. Yun pala. Panaginip lang. Darating ng inay mo, anak. Dadalo po siya sa akin. Oo, anak. Alam mo nang maalaman niya may sakit ka? Nangako siyang dadalaw sa'yo. Bakit wala pa po siya? Kasi mayroon lang daw siyang aasikasuhin muna bago pumunta dito sa ospital. Salamat. Sinunod niya yung pakiusap ko. Napakiusapan niya po si inay na dumalaw sa akin. Kapag nakita ko po si inay, kapag niyakap ko po siya, wala na po akong mahiling pa. Ako na po ang magiging pinakamasayang bata sa mundo. Kaya dapat, anak, magpalakas ka, ha?
Magmagaling ka para makalabas ka kaagad dito sa ospital. Nanginginaw po ako. Anak. Masakit. Naman. Mainit na mainit na naman ang north leg mo, anak. Huwag kang mag-alala. Tatawagin ko ang doktor. Maiwan muna kita. Sandali lang ako. Doktor! Doktor! Paano ang pasyente, Doc? Huwag ko kayo mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para maisalba ang buhay ng pasyente. Doc! Relax. Doc! Doktor! Ang anak ko! Puntahan niyo ang anak ko! Eh, sandali lang ho. May inaasikaso pa akong ibang pasyente. Puntahan mo ang anak ko, Doktor! Hirap na siya! Hindi ko po maaring iwan tong pasyenteng naghihingalo. Binabalaan kita, Doc! Huwag ko kayo mag-alala. Kapag may masamang nangyari sa anak ko, dahil hindi mo siya inasikaso, kapag namatay ang anak ko, ikaw ang sisisihin ko! Ikaw! Nagbabalikan yung liko, Darage 11 Race Bayan sa kasaysayan. Dr. Hinostage. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Nanat, anak. Natawag ko ng doktor. Darating na yun. Aasikasuhin ka na niya. Gagamutin ka na niya. Anak. Bakit hindi ka na kumikibo? Bakit hindi ka na tumitilat, anak? Anak, narito ng tatay! Lahal ko na ako, anak! Anak, wala na. Anak! Anak ko! Kasalanan ng doktor ang pagkamatay ng anak ko! Kasalanan niya! Kinamay ako sa pagkawala ng anak mo. Salamat, Danny. Kung may maitutulong sana ako sa iyo, eh. Meron. Huh? May maitutulong ka sa akin, pare. Sige. Sabihin mo. May gusto akong ipakiusap sa iyo. May gusto akong hiramin. Sa laki ng awa ako sa iyo. Basta makakayanan ko, pare. Hindi ka mapapahiya sa ipakikiusap mo sa akin. Danny. Paring Bert, anong gusto mong hiramin sa akin? Malo, bakit ka nakabihis panlakan? Aalis ako, Ernie. Makikipagkita ka na naman sa dati mong kinakasama. Wala na akong balak magbalik kay Bert. Sa ginawa kong pag-iwan sa kanya at pakikisama sa'yo, alam kong mahirap nang tanggapin uli niya ako. Malabo na magkabalikan kami. Saan ka pupunta? Nadalawin ko ang anak ko sa ospital. Hindi ako papayag. Sa ayaw at sa gusto mo, dadalawin ko ang anak ko. Malo! Mahalaga sa akin yung mga material na bagay na naipagkakaloob mo, Ernie. Pero mas mahalaga ang buhay ng anak ko! Kuya, wala na rito sa ward ang anak mo. Dinalabas na rito ang bangkay niya. Dinala ang bangkay ng anak mo sa morgue. Hindi ang anak ko ang dahilan kung bakit ako bumalik dito sa ospital. Nurse. Ang doktor. Kunahin niyo yung mga emergency cases natin, ha? Yes, Doc. Okay, Doc. Doc! Kayo pala. Nakikiramay po ako sa pagkawala ng inyong anak. Hindi ko kailangan ng pakunwaring pakikiramay mo. Halika! Saka, itiwan mo ko. Huwag niyo akong sakali. Nasasaktan ako. Walang lalapit sa inyo! Walang lalapit! Tapos ng granada!
kayo. Maraming matidiskas ka. Laki na laki. Ang anak ko ang tanging dahilan kaya ako nabubuhay, Doc. Ito nga yung wala na ang anak ko. Wala na yung dahilan para mabuhay pa ako. At ikaw na naging dahilan ang pagkamatay ng anak ko. Isasama kita sa kamatayan. Nagbabalik ang New Lincoln, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Dr. Hinostage. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report. Flash Report! Walang makalapit kay Bert habang hostage niya ang doktor. Gayunman, walang takot na lumapit sa hostage taker ang dati niyang kinakasama. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Ito po si RH11 Ray Sipayan, nag-uulat para sa DZRH. Ako na lang ipilan na radyo sa buong Pilipinas. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report! Flash Report! Wala nalapit! Mister, kumalma lang kayo. Pakiusap. Ngayon tinanggal ko na ang pin ng granada. Para sabugin ko na ito! Mister! Huwag kang ma-hostage na, Doktor! Huwag mo pa sasabugin ang hawak mong granada! Huli na ang pagdating mo, Malo! Huling-huli na! Wala na si Ninek! Patay na ang anak ko? Oo! Namatay siyang uhaw na uhaw sa pagkaliga mo! Sa pagmamahal mo! Kahit anong pagkaliga at pagmamahal ang gawin ko sa kanya, ikaw pa rin ang hinahanap niya! Ikaw na walang kwentang ina! Wala nang kwentang tao! Oo, inaamin ko, nagkamali ako. Nagkulang ako sa anak ko. Pinagsisisihan ko na yun. Huling-huli na ang pagsisisi mo! Sa pagkawala ni Ninet! Nawala na ng halagaan sa akin ang lahat! Ang lahat-lahat! Bert! Huwag mong gawing dahilan ang pagkamatay ni Ninet para maging marahas ka. Huwag mo itahilan ang kanyang pagkamatay para mawalan ka na ng halaga sa buhay mo! At mandamay ka pa ng buhay na ibang tao! Mahal na mahal ko ang anak ko! Mister. Ang dugo ng aking dugo! At ang laman ng aking laman! Ang nag-iisang dahilan kaya ako nabubuhay! Hindi ka dapat magpakamatay dahil kay Nenet! Wala na ang anak ko kaya dapat na lang akong mawala dito sa mundo! Hindi mo tulay na anak si Ninet! Hindi ko tulay na anak si Ninet? Oo! Oh, anak ko siya sa unang lalaki pinagkatiwalaan ko. Nabigla na lang nawala nang mabuntis ako. At kaya ako nakisama sa'yo. Ginamit lang kita. Ginawang panakibutas para hindi ako mabilad sa kahihiyan na maging dalagang ina. Pero kailanman hindi kita minahal, Bert. Dahil hindi ako makatagal sa hirap ng buhay na dinadalot ko sa piling mo. Kaya iniwan ko sa iyong anak ko. Hindi mo kailangan magpakamatay dahil lang kay Ninet. Dahil hindi mo naman siya kadugo. Hindi mo siya tunay na anak. Ay, Ben, salamat. Hindi pinasabog nang ng hostage sa'yo ang hawak niyang granada. At salamat sumuko siya sa mga otoridad. Marami na akong taong nakasalamuhalin. Marami na akong nakitang nagmahal sa kanyang kapwa. Pero wala pa akong nasaksi ang pagmamahal. Nahigit sa nakita kong laki ng pagmamahal ni Bert sa kanyang anak. Na hindi pala niya tunay na anak. Wala pa. Inyong
kinapulutan ng aral ang katatapos na kasaysayang hango sa tunay na pangyayari. Mga nagsiganap, Maynard Landichong Jr., Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Jeneline de la Cruz, Bobby Cruz at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Butia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Production Assistant, Anching Cruz. Creative Consultant, Salvador M. Royales. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino at sa direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi. Nag-aanyayang muli namin kayong handugan sa susunod ng isa pang maaksyon at hango sa tunay na kasaysayan. Dito pa rin sa ating tunang Ano ang Katotohanan?